Magandang hapon po, mga lakay, lahat ng mga anglers, saka sa mga subscribers natin. Kasi daming nagtatanong kung may tutorial po ba yung paggawa ng condom bait. Simple lang po. Kailangan natin is yung condom. Pero hindi po lahat ng kulay ng condom pwede. Yung green kasi ginagamit namin sa panghuli ng maliit na talakitok na tinatawag namin ii. Pero ito, sa malalaki, ginagamit ko kasi yung ganitong kulay, mga master. Ito ko sa inyo. See? Yung kulay light brown. Kasi itong kulay light brown na to, pag na lublub sa tubig, nagchi-change ng kulay. So nagiging dark siya. So hindi lahat ng condom ginagamit sa panghuli ng talakitok. So may specific color din tayo na ano ginagamit. So ang kailangan natin, ako ginagamit ko kasi 10 pounds J-line. Depende sa inyo kung anong gusto yung gamitin leader. Meron din akong usuri 10 pounds. Ngayon, tapos ako ang gamit ko sinker. Kasi kabisado ko yung lugar kung saan ako nagfi-fishing. Kung hindi ko, alam ko na hindi madamo tsaka mabato, sinker. Pero kung alam kong medyo madamo or maraming corals na maliliit sa place, nagamit tayo ng floater na may sinker. So ang tendency kasi nito, mga master, pagbato mo tapos mag-half submerge siya, half submerge. So pag hila mo, nasa gitna lang siya ng half surface lang siya ng tubig. So ayan. So ngayon, itong condom na to, ganito lang, mga master. Buksan nyo lang siyang ganyan. Ayan. Tapos so papahabaan nyo lang na ganyan. Ayan. So ganyan mangyayari. Ngayon, sa tip. Ayan. Diba, condom, yan, yung mahaba. So, makikita nyo, ang kulay niya is light brown. There. Ito po yung kulay na ginagamit ko sa panghuli ng talakitok. So, mangyayari, yung dulo po, gugupitin nyo po. Ganyan. Gupitin nyo pong ganyan. Ngayon, so diretso pong ganyan. Ngayon, ang ginagawa ko po is nagugupit ako ng parang apat na strips. Ang lapad siguro mga 116 or 216 ang lapad ng condom. So, ganyan mangyayari. One, huwag nyo pong ididiretso hanggang doon para magdugtong-dugtong pa rin sila. One. Two. Para pong palikpik na saranggola. Two. Three. Hindi ko na po madiretso yung gupit eh, pero kailangan diretso po. Mga apat po na strips. Ngayon yung pang apat po, puputulin nyo na siya. Yun.
So, ganito po nangyari niyan. Yan. So, apat po na strip siya. Okay? Ito po, ano pa rin, hindi ko biniyak yung condom sa gilid. So, parang buo-buo siyang ginupit-kupit ko ng apat na strips. So, ang ginagamit kong taga dito is number one lang. Malit lang po. Ganyan. So, ngayon, sa pagtatali po, kanya-kanya pong technique ng pagtatali ng hook. Ako kasi, mula sa butas, sa likod ako nang gagaling. Yan. Sa likod nang gagaling. So, ito po. Mga limang ikot or anim, depende sa inyo. Ako kasi minsan ang iniikot ko mga walo. Pasok lang natin ganyan. Yan. Yan po. Ako kasi po kaya sa likod ng gagaling yung tali ko. Makatingin natin yung ano. Yan. Kaya sa likod ng gagaling yung pagkakatali ko kasi ang tendency kasi ng ano, paghila nung line tumitingala yung ano, yung taga. So siguradong sasabit siya. Tapos ang hook po na ginagamit ko naka-offset. Medyo pilipit po ng konti. Yan. So ang haba po ng leader natin is sa mga dalawang dipa or more than dalawang dipa at saka mga isang one foot para kay tendency kuminsan kasi na puputulan ako, so mahaba pa rin yung leader natin. So ngayon yung ginupit natin na apat na strips na yon, yan. Sa akin po, tinitiklop ko po yung mula dun sa yung kabit-kabit niya na ano, kasi hindi ko pinaghiwa-hiwalay po, yan. Titiklopin po natin, yan. Yan, ganun pa rin po, tiklop. Yan, hanggang sa maging ganyan na lang siya. So, yun po dun sa kabit-kabit po na portion po ng condom, kukunin ko lang po yung hook. Tapos itutusok lang po natin na ganyan. Kita nyo ba? Makita. Ito, dito po. Tutusok po natin ito sa dulo. Yan. Yan. Ganyan po. Tapos, ididiretso po natin. Lalampas natin dun sa ulo ng hook. Yan ang po mangyayari. So, nandyan po. Yan, ganyan, di ba? Nilampas po natin dun sa dulo ng hook. Then, ngayon, babalik po natin siya. So, yan. Ganyan. So, ipupulupot po natin yung condom sa stem ng hook. Ayan po. Isa. Tapos, itutusok ulit po natin. Pagkapulupot po na ganyan, itutusok po natin ulit. Tusok. Yun. So, para pong natakpan na yung stem. So, isa pa pong pulupot. Yun po. Ganyan po ang presentation ng ano, ng condom. Ngayon po, di ba yung condom parang tube? Parang tube pa rin nung ginupit-gupit natin siya. Ngayon, pag-iwa-hiwalayin po natin,
yung mga kabit-kabit na portion ng condom. Ito po, ganito. Diba ganyan? Yan. Bilog pa rin siya. So, gupitin po natin. One. Kung ilan po yung ginupit natin, yun ang paghiwa-hiwalayin po natin. Two. Ito po. Three. Kasi apat po na strips yun, so kailangan po apat din magpaghiwa-hiwalayin. Po. Four. So ang nangyari po ngayon, so parang dumami po yung palikpik. Ayan, ganyan po. So ang tendency po kasi nito pag dumami yung palikpik, pag nasa loob po ng lalim po ng tubig, bumubuka po yan eh. Kasi ang mga talakito ko minsan, ang gusto nila yung maliliit na octopus. So pag nandito na po, pag nasa ilalim na po ng tubig ito, tapos inihila nyo po, hila tapos tigil, ang tendency po kasi bumubukang ganyan. Nag-spread po ito mga ginupit-gupit natin na to na ano, mga condom. So, depende na lang po kung paano nyo ipi-play yung bait na to. Kung paano nyo, ako kasi, haggis, tapos pag alam ko na nag-sink na yung sinker ko, hihilain ko pong ganyan. Parang ginijig ko pong ganyan yung rod ko. So, ang gamit ko pong rod is 9 feet 6 or 10. Para mas mahaba ang rod natin, mas malayo ang haggis. Kasi, pag maiksi yung rod mo, tapos mahaba kang leader mo, so ang tendency kasi, so masabit sa likod yung leader mo. Hindi mo siya nahagis ng malayo. Ganyan po. Ganito po yung ano ah, yung presentation ng ano, ganyan po nangyari sa condom na ginupit-gupit natin. Apat lang siyang strips pero dugtong-dugtong sa taas. Pero pag nagupit-gupit na po, ganyan na po mangyayari. Marami ang ano, marami na po siya strips. So naglalaro na po 'yan sa ilalim ng tubig, gumaganyan na po. Ganyan po. So, ulitin ko po. Light brown condom. Hindi po lahat ng condom kakagatin ng talakitok. Sa base po sa experience ko. So, yung ii na anak ng talakitok, yun, lahat ng condom, green, pink, red, or ito, kakagatin niya. Pero ako, ang ginagamit ko talaga sa talakitok, ito. Sa maputi, salmonete, o yung tinatawag na goldfish. Ito po. So, yun. Siguro, sana mapanood to ni Ren Relador, subscriber natin, tsaka si Extreme Sin Real. Sana mapanood nyo to. Sana matry nyo tong pain na to. So, depende na po sa inyo kung paano nyo siya laruin para matrack yung talakitok. Ayan po. Maraming salamat po.